ating atay. Ganito ang paghiwa, guys, ng atay. So, sama-sama na ang laman. May atay at saka ito, ano to? Ayan. At saka yung puso niya, ayan. Puso. So, ito ang atay. Yung paghiwa niyan, guys, ganito lang. Hindi siya malaki, hindi naman maliit. Tama lang. Yun na ang pagkahiwa niya. So, ayan. So, ito ang pagluto ko. Ayan na, guys. Ayan ang pagkahiwa niya. Ito ang atay ng panero, guys. So, ito ang aking mga ngayon. Yeah. No, it's not live. I am making video. Okay, I want to take photo. Okay. Ito ang paghiwa ng kabi ng ano, ang atay. Atay, atay. So, ayan na, guys. So, na-slice ko na at nalinisan ko na rin ang atay. At saka ito naman yung ano, yung ibang kaparty niya, yung puso, ayan, separate lang yan, ayan po siya, ayan, ang atay. So, guys, iluluto ko na siya, ha? So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients na dapat gamitin sa ating, kung paano ang pagluto ng atay ng carnero. So, ayan, guys. So, ayun na, guys. So, ngayon, kasi nakaano na ako, ito na ang atay na inano ko, na hiniwa-hiwa ko, at saka itong iba, kapag ng ano din, yung puso ng carnero nga, ayan. Tapos ngayon, at ito na ang slice po natin, ng bell pepper, dalawa, guys. And, of course, ito ang ating sibuyas. Tatlong sibuyas po, guys, ang aking hiniwa. At ang pagkahiwa niya, guys, ganito. Ibang slice ng hiwa niya. Pa-circle po siya. Ayan. Ayan. So, meron ako dito. Ayan. Bawang. Garlic. Tsaka ito, guys, ano, ito ang asin, so 2 tablespoons of salt, tapos ito, red chili, cumin, and black pepper. Yun lang, simple lang, guys, ang kanyang mga ingredients. So kung paano gawin, guys, ito na. Simula ko, guys, magluto. Ilagay na po siya. Start na po tayo. So ayun, guys, start na po tayo. Luto na po natin ang ating, i-open na po natin ang ating yan, apoy. Yan, guys. So, una natin ilalagay sa ito po. Yung kasi matagal kasi ito, guys, maluto. So, ito muna ang ating yan, ayan. Ganyan lang, guys, muna. Antayin po natin siya. Kailangan natin, guys, unahin ito dahil matagal ito mas matagal ito maluto pa isa sa atay. Mabilis lang itong atay maluto, kaya inunahin na natin yung puso at yung mga iba pang sangkap niya kasama sa puso. So ayan, guys. Ayan. So ngayon, ito na po ang atay.
ayun na po ang isusalot natin. Ayan. Ayan guys. Takpan muna natin guys. Sa takpan muna natin. Mix natin siya ng maayos. Sama yung ano. Ibang sangkap. Yung puso. Nandito na guys. Tapos ito na ang sunod. Yung atay na yung sunod niya. Tapos mamaya ilalagay na natin ang kanyang mga ingredients. Maya maya lang. Tapos guys, ito na po. So ngayon pwede na natin ilagay ang ayan yung bawang. So ayan guys, ang bawang. Tapos ilalagay na natin ito guys, yung chili. Ayan, chili. Ayan, saka cumin, black pepper. So, ayan na guys. Namaya na natin i-masip. Yan lang muna guys. Pagkatapos nyan guys, tingnan natin, mamix-mix natin. Ayan. Simple lang ito guys, mabilis. Madali lang ito maluto. And pagkatapos niyan, lalagay natin ang asin maya maya. Tapos, ayan. Lalagyan natin siya na, maraming paraan ang pagluto guys ng kidda. Kumbaga, tawagin ito dito, yung atay, ang pangalan nila dito sa Arabic cooking, sa kidda. Kidda. Atay sa kanila is kidda. So ngayon guys, ilalagay natin itong ayan. Halo natin siya. Pero yung pagkat nito guys, ha, yung pagkat, hindi kailangan circle ang cut niya. Kailangan circle pagkat niya. Ayan. Maliit man ang aking galagyan. Pero, maano rin naman ito. Ayan po, guys. Titingnan natin ang bilis, no? Ayan. Tapos, ilalagay natin maya-maya pag mamix natin ito. So, na-mix na siya, no? Tapos, lalagay na natin ito, guys. Ito ang bell lamp. Ayan. Oops! Yung malaking cherry. Bell. Ano ito? So, mix-mix lang siya, guys. Mix-mix. Hinaan mo lang ang apoy. Ganito ang pagluto, guys, ng kidda dito. Kidda. Atay ng karnira. Paano gawin? Paano lutuin sa Arabic? Pero marami ang paraan. Sabi ko pa nga. Pero ito ang pagluluto namin dito. Ito talaga. Arabic cooking. Ayan. Tapos guys, ganito.
Lagay mo na ang asin ay mag-additional ka na lang ulit mamaya ng asin kung sa kayo na ay kulang ang asin. So guys. And lagyan natin ng kunting oil guys. Kunting oil lang. Dumami ang sabaw niya. So, ayan. Bell chili. Itong malaki. Bell chili. Tapos meron siyang meron siyang sibuyas. Hindi, walang kamatis guys ha, walang kamatis, nakita niyo. Wow! Bell chili. Okay, and then, i-anohan natin, tatakpan, tapos lulutuin natin mamaya. Tingnan natin guys, yes, ayan na po. So, ayan na po ang ating kidda cooking, Arabic cooking sa atay ng karok kung paano gawin. So, ayan lang, very simple lang guys. Kaya gayahin nyo ito guys. Mabilis lang. So, diba? So, ayan na guys. Masarap ito guys, masarap. Mas simple lang guys ang pagluto nito. Simple. Simple, simple lang. Diba? Pero kailangan medyo tuyo-tuyo siya. Walang masyadong sabaw. Ay, pero luto na yan guys. Mabilis lang kasi ito magluto. Ayan. Kung dito, kung tawagin ito guys, Arabic, sa Arabic, kibda. 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 Kasi sa atin naman atay. Ito ang atay ng karniro. Paano gawin? Paano lutuin ang atay ng karniro? Yung kanilang luto. Kung paano lutuin. Ayan na po. Nakikita na mo. Mukhang masarap na no. Sa kumakain. Ayan, simple lang guys. Ayan, kunting paanuhin lang natin ang kanyang oil. So ayan, makikita natin ang kanyang sauce, hindi marami. So kailangan parang sticky siya. Sticky siya. Para mas masarap. So mas masarap guys. So, kung titingnan natin ngayon, very easy ang ating pagluto. Ayan lang po guys. So, sana kahit papano makaano to sa mga nandito at gustong matuto kung paano lutuin ang atay ng carnero. Arabic, in Arabic cooking. So, guys. Kasi alam nyo, pag may amoy ito, pag may amoy, makukuha siya sa ingredients na nilagay mo. Kung sakali makita mo na may amoy-amoy pa, ayan. Ano, pwede mo siyang additional ng kamon, yung cumin powder. Cumin powder. Yung cumin powder, guys, is napapatanggal yun ng amoy, guys. Papatanggal yun ng amoy. At saka yung black pepper. Yun. So, ayan guys. Okay. Ayan lang. Luto na po siya guys. Luto na. Kunting ano na lang na ang kanyang sauce. So, ayan ang pagluto ng ating
kida atay ng Carliro. So ayan po guys. So ayan guys, hanggang dito na lang guys. Ayan na po ang aking luto. Sana po magustuhan nyo ang aking menu today. At meron kayong na-learn dito kahit papano. So, ayan guys. Maraming salamat po. And thank you. Ayan. Sana naman ay lagi kayong magsubaybay sa aking mga uploads. At i-like mo lang nyo guys. I-like nyo na. Like, share. And yung hindi pa nakakalimbang sa akin guys, kalimbang mo naman ang aking kampana. Ayan, thank you so much guys. Dito lang po. Ayan, everything is on the channel. Ayan po. Say thank you to everyone. Maraming salamat po. Thank you po sa nagsusubaybay at nanonood sa aking mga videos. Thank you, thank you, thank you. God bless.